Hello, what's up everyone? My name is Alvin De Llamas at Your Skin and welcome to my YouTube channel, ang Alginnation Vlogs. So yun guys, so for today's vlog, ang content natin ay gagawa na naman kami ng panibagong table topic questions. Sasagot kami ng mga table topic questions kasama natin ang ating bisita. So, tawagin natin yung makakasama natin sa sagot ng mga table topic questions, si Leo Bonhe. Leo, pasok. Yan. So, hi ka muna, Leo. Hello, mga kabayan. So, yan. So, habang dating away, habang sumasagot kami ng mga katanungan, ay mag table topic question kami habang kumakain kami ng ano ba ito? Chow Fan. So, Beef Shomai. So, ayan. So, first question na, guys. Ano ang ating first question, Leo? Do you like scary movies? Answerable ba yes or no? Ba't ako kailangan pa magpaliwanag? Ikaw, depende sa'yo kung gusto mo i-elaborate. Ako, ano, yes. Simula, ano, bata ako, mahilig ako manood ng mga scary movies. Pero recently, mas gusto ko na yung mga ano, yung manonood, nung may mga kasama talaga, yung may gugulatin ka na kasama, yung napapasigaw yung mga kasama mo kasi makikigulat ka. So yun naman yung ano, hindi naman ako magugulatin or matatakotin. So gusto ko din. Sa akin lang naman, ano, trip lang, minsan. Pero usually, ayaw ko manood ng mga scary movies. Lalo na yung mga patayan, mga ganun, suspense, thriller, ayaw ko ng ganun kasi parang ending ng ano, ang ending nun parang masakin eh. Parang ako yung nabibigatan, ako yung na-stress. Parang gano'n, kaya ayaw ko manood ng mga ganun. Kaya pala ayaw niya manood kasi nakaraan hindi ko siya. Stress so, out. Kaya ayaw ko siya manood ng ano naman, horror. Ano ba rin? Horror naman yun, no? Yung The Conjuring. So, kaya pala ayaw niya panood. Kasi meron akong bagong kopya pa-download ko. Shoutout kay Jason, tsaka kay Inday Jessa na taga-download ko ng movies at ng series. So, next question. Have you ever cried at a film? Watching a film? Have you ever cried? Oo naman, madami na ding mga pelikula. Yung madadala ka na din sa mga eksena, yung parang na-enjoy mo yung movie, tapos sa bandang climax meron ding ano may twist or merong ano may twist and turns tapos may mga revelations dun ka rin maladala. Hindi naman kumbaga sign ng weakness yung pagka naiyak ka or something. Meaning tao ka, may emotion ka, so nagre-react ka dun sa mga bagay-bagay. And yun, even yung mga before naalala ko pati panonood ng mga NMK simpleng ano lang kahit paano na titiri-eyed ka o naiiyak ka din minsan, nadadala ka. Tsaka yung mga star cinema movies before, kahit mga rom-com siya, romantic comedy film, sa ano, kapag ano, may kurot din siya, even yung mga, ano, kahit ngayon comedy, yung kay I.I. before, nakakaiyak, may mga part na nakakaming pag drama na yung si, ano, yung tanging ina, or yung, basta yung mga, kahit comedy, meron din mga ganong ano, so, naapektuhan din tayo. So, normal naman siya. So, ang sagot ko, yes. Yun lang naman pala ang tanong. Oo naman. Recently, nanood ako ng ano naman yung pinanood ko. It's like a Korean series siya about mga doctors. Hospital Playlist po yung title. Inspiring kasi yung story. Tapos, relatable talaga silang magkakaibigan. Mm-hmm. So, somehow, may mga scenes doon na since nakaka-relate ka kasi parang nakikita mo yung sarili mo sa mga characters na yun. So, naiiyak ka din minsan. Series to na Korean, doctor, gano'n. Medical, ano, series. So, kaya relate ka kasi nurse po sila yun. Kaya parang nakakaantig din ng damdamin yung mga gano'ng series. Kaya naiiyak ka din. Tsaka ako po yung taong mas gusto ko pong manood ng mga melodramatic ng mga films. Bak, mahilig ka ba manood ng mga tulpo, gano'n? Minsan. Pag, lalo na pagkakilala ko yung mga tulpo. Since nabanggit mo yung Korean, ako din actually, nung
na-share ko yung sa recent na vlog namin ni Rap. Yung late na kasi ako dahil nasa pagpanonood. So marathon ako ng series na Crash Landing on You. So may marami ding eksena doon na may mga kurot. So madadala ka din. Which is okay yung pagkakagawa. Next question. If you could live anywhere, where would it be? If I could live anywhere, where would it be? I think kung hindi naman dito, hindi, syempre labas natin itong Saudi saka Philippines. So doon naman ako pupunta sa dalawa yung nasa isip ko, actually South Korea tsaka New Zealand. So doon na lang siguro ako sa New Zealand. Yan, doon ako pupunta. And bakit? Kasi bukod doon, nandun may kaibigan ako doon. Yung dati namin pastor dito, si Edward Niego, tsaka si Kabayang Marnel. So shoutout sa inyo. Tsaka isa siya sa mga most safest places on earth, or kumbaga most safest country. Isa sa mga mababa ang crime rate like Japan, yan, Saudi Arabia, yun. So doon ako sa New Zealand. Sa akin naman, like sinabi ko that before sa mga vlogs ni Kuya, kailangan ko. Canada? Ayun yun. Pero siyempre, basta kasama ko lang yung girlfriend ko pag mag-asawa na kami, kahit saan, okay na yun. Wow! Shout out sa'yo, Jessa. Kay Inday, Jessa. Okay na ako ba? Maikwento ko lang. Sabi ng kaibigan ko dun sa New Zealand, even though yung mga dun, siyempre maganda yung din ng gobyerno in terms of sa mga sa pagpapagamot, and everything. Pero yung gusto ko lang i-highlight, yung sinabi niya, even yung bata, hindi ka pwede mamalo ng bata doon, hindi ka pwede manakit ng sarili mong anak. Pag inisipin lang mo, salita lang, hindi ko pwedeng saktan. Dahil kapag kaya, naimbestiga ng teacher or nagsumbong sa teacher, gagawin po yung kaloon ng police doon. Sa mga sila. Ganon daw doon. So, medyo din. Yun din yung, ewan ko kung pros on call, isa sa call yan. Pero, ganon daw doon. So, next question. How many pairs of shoes you have? Ikaw muna, ilang meron ka? Ano ba to? Dito sa Pinas o pati sa Saudi? Saudi lang o sa Pinas? All in all na. Yung mga saling kong meron ka. Okay. Sa akin lang, I have 8 yan. O 8. Binilang, actually binilang ko na. Eight. So, pero lahat ng shoes na yun, gusto ko talaga suotin. Kaso, since nandito na ako sa Saudi, nasa rig na ako, hindi ko na masyado na susuot. Kasi pag nasa site ako, safety shoes ang mamit ako lagi doon. Pag buwag-baba ako dito, sakto, ako na susuot. Yun lang. Ako naman, dito sa Saudi, nasa 30 pairs yung sapatos ko dito. Dami-dami. Bukod yung pampasa ko doon na balat. Tapos, sa Pilipinas, nasa 15 pairs yung sapatos ko doon sa tansya ko. Wow. So, yun. Kasi dati, nung alam mo yung pagka nagsisale, napapasarap ka ng bilay. Or minsan, gusto mo yung dalawang kulay, wala akong mapili, dalawa na yung bibigyan mo. Iban yung pampasok ko na balat. May sapatos ako na balat. Gusto ko yung black, gusto ko yung brown. So, hindi ako makapag-decide. Binili ko parehas para para iba-iba din. Parang ayoko lang yung plain lang na black lang laging gamit ko. Iba din talaga si Kuya. Hindi, yun lang. Kumbaga, syempre kumbaga, yung puhunan natin yung natin. Kumbaga, paano natin dinadalisay natin sa trabaho. Kasi, yun nga, isa yun sa nagustuhan ng boss ko nung na-interview ako sa Hyundai. So, gusto niya yung the way ko daw magdamit. So, syempre, kailangan talagang gagastusin sa iyo yung mag-ano ka ng... Ganun mo yun, basta yun. Maayos. Basta kailangan presentable. Hindi lang yung nagsuot-suot ka ng kung ano-ano. Kailangan medyo Kasi yung mga Arab, yung boss ko, dati yung boss ko Swiss, isa Canadian, isang naging boss ko, Lebanese ulit. Itong pinakabago na boss ko, Egyptian. Maan sila, may sense of fashion sila. So, medyo particular sila sa mga pananamit-namit. So, kung yun. Pero kahit di naman talaga yung totally may sense of fashion siya. Pero
at least yung, let's say, may interview ka, dapat binabago mo yung correct. So, syempre, doon yung magsisimula sa interview. So, hindi naman pwede mag-t-shirt ka lang. Nadala ko sa interview, naka-ano ka talaga. Corporate kasi sa company. So, yun. Pag Thursday lang ako ninakapag-necktie kasi corporate na talaga. So, next question. I think isa na lang. Favorite holidays mo? Beach, mountains, or city? Ako, ano, ang sasagot ko this time, alam ko na itanong dito before eh. Pero ang sasagot ko, city. Bakit? Kasi, kapag pinili ko yung beach, swimming lang na isang ano, yun na halos magiging kawaganap ko nun. Though, mahilig ako sa dagat. I'm a beach person. And, bukod doon, ano yung isa? Bundok? Yes. Hindi ako, ano, wala pa akong ano, experience na yun ang bundok talaga. Super nag-camping-camping. So, pipiliin ko yung city. Kasi nga, yun, the city, kung pili sa mga vlogs ko, land kami sa labas. So, may mga restaurants, may mga coffee shops, may mga amusement parks, at marami pang iba. So, matan kang pwedeng mapuntahan. At, ganun din, kung nag-vlog ka, marami ka pa maiko-content. So, yun naman yung sa akin. Pipiliin ko yung city. Pero sa akin naman, konting backstory lang, I grew up na po sa island po. Island po yung lugar namin. Dinagat island po siya. So, if ever pupunta kami ng city, sasakay po kami ng bangka. Mga 3 hours po yung biyahe. So, for 27 years, doon po ako lahat-lahat. Doon ako lumaki, nagtrabaho. Then, tsaka ako nagpunta ng Manila, tsaka Saudi. Okay. So, kung papipiliin ako dito, since mulat na ako sa dagat, gusto ko talaga yung, mas gusto ko yung mga sa bundok. Tapos, last year lang, 2 years ago, bago ako nag-Saudi, umakit pa ako ng bundok sa may Batangas ko. Yung, nakalimutan ko yung pangalan. Dito sa may ano lang, sa Taal? Ano yan? Di yung Taal. Actually na sa Facebook ko. Search nyo na lang. Umakit kami doon sa Batangas, sa bundok doon. Yung mga 5 hours yata yung pag-anon. Basta start kami ng around 3 a.m. Nabalik kami sa baba, mga around 12 lunchtime. So, nakapagod talaga siya. Pero na-enjoy ko naman. Okay. Masaya naman ako after all. So, pipiliin mo. Ako city pinili ko. Ikaw? Mountains. Mas na-enjoy ko yun. I hope the near future maka-experience yan ako makakakit ng bundok kasama yung mga regular. Ayun, alala ko na yung pangalan. Ano? Mount Bacolod sa Batangas. Mount Bacolod. Puro kulot yung mga tao. Mount Bacolod sa Batangas. I think hindi na natin tatapusin to. Nakahabang tayo ng ating tanungan. So, tutuloy namin ang aming table topic questions sa mga susunod na araw or bukas or nga maya kapag napunta kami ng kapigyan. With that, thank you so much guys for watching. We will see you in the next one. Thank you ulit kay Leo. So, ubusin namin itong aming Chow Fan. Don't forget to comment down below, like and subscribe, and takitap ng notification bell para updated kapag merong premiere si Audio Nation Vlogs. So, thank you so much guys. Stay safe, stay blessed. Life is beautiful. Audio Nation, out.